hardworking, intelligent, and culture-loving senator of the Philippines, no other than Senator Lauren Legard is recognized. Wearing a bamboo outfit. Is that a bamboo material? Oh, that is from my wife, yes. Very nice. Beautiful. It's made out of which material, madam? It's piña, Mr. President. Piña, very nice. Piña. And you're invited to view our exhibit. But thank you very much. Yes, it's National Arts Month, this month of February. And our friends and colleagues from government, from the different sectors and agencies of government are still with us in the gallery. My beloved fellow Filipinos, I stand before you today with pride and joy as we celebrate National Arts Month 2024 here in the hallowed halls of the Senate. National Arts Month is celebrated every February as promulgated by virtue of Presidential Proclamation 683, signed in 1991. The proclamation underscores the need to preserve, enrich, and evolve disciplines of theater, dance, music, visual arts, architecture, literature, media arts, and film in a climate of free artistic and intellectual expression. I grew up in an environment immersed in art and culture, thanks to my late mother, Bessie Helia Bautista Legarda. Through her love for art and culture, I've had the privilege of meeting respected Filipino artists. My childhood was a vibrant canvas painted with experiences in artists' studios and galleries of renowned artists like H.R. Ocampo, Vicente Manansala, Ibarra de la Rosa, and many more. Individuals whose art significantly contributed to shaping our national identity. Understanding and valuing arts and culture are important in fostering a deep connection to our surroundings, a sense of pride in our roots and unity, enabling us to embrace our diversity while celebrating our shared heritage. Bilang ating pakikiisa sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga sining, naglunsad tayo sa linggong ito ng dalawang exhibit na magbabahagi ng kahangahangang talino at sining ng Pilipino. Mga exhibit na nagsasalarawan ng kahalagahan ng kultura at tradisyon sa paghubog at pagpapalalim ng sining sa bansa. Today, we launch Kathabi, a textile innovation that highlights the latest innovation in Philippine textiles, especially on the use of natural textile fibers like abaca, bamboo, banana, and pineapple for various textile applications. This is one of the initiatives to promote our country's natural fibers and fabrics, enrich our culture, and contribute to the growth of our local fiber industry as stipulated under Republic Act 9242 or the Philippine Tropical Fabrics Law. Another exhibit that we open today is the Buhay na Dunong, Bukal ng Sining, to salute and cherish the notable achievement of the Aklan Piña handloom weaving. We welcomed and celebrated the great news of Aklan Piña weaving's inscription on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity last December 2023, as it recognizes and honors the diversity of Philippine craft traditions and culture in a context of world heritage. Looking back in 2008, the Hudhud of the Ifugao and the Rangan of the Maranao at Lake Lanao were included. In 2015, the Punok or tugging ritual of the Ifugao was also added. Besides these, several ICH elements have been listed on the UNESCO list of ICH, including the Buklog of the Subanon, which was added to the list of ICH in need of urgent safeguarding in 2019, and the School of Living Traditions, which was included in the Register of Good Safeguarding Practices in 2021. Over the years, I've actively supported these causes
and personally argued and spiritedly made a case for their significance. May these exhibits express our utmost sincerity and participation in celebrating National Arts Month. Isa lang ito sa maraming patunay na kapag pinagtutuunan natin ng pansin ang ating kultura, lilikha tayo ng isang pambansang espasyo kung saan ang sining ay magiging malawak na bahagi ng ating kolektibong pagkakakilanlan at malikhaing pagpapahayag. The framing of the theme of Yearly Arts Month, led by the National Commission for Culture and the Arts, Ani ng Sining, strongly evokes the convergence of arts, culture, and nature. One cannot exist without the other. Napakatingkad ng bisa ng kalikasan sa kultura dahil ito, dito nahuhubog ang ating tradisyon at paraan ng pamumuhay. Ang mga likas na yaman ay hugpungan ng ating pagkatao at kabuhayan. Higit sa lahat, matitiyak lamang natin ang mayamang ani ng sining kung kolektibo tayong nananawagan, kumikilos, at nagtutulong-tulong bilang bansa. I also aspire for increased awareness and patronage towards slow fashion, exemplified by local brands that seamlessly integrate Filipino artisanship, advocate for sustainability and fashion, and proudly showcase Philippine culture on global platforms. By prioritizing eco-friendly materials such as organic cotton, bamboo, hemp, and recycled fabrics, we can significantly decrease our reliance on resource-intensive materials like conventional cotton and synthetic fibers. It not only helps our local producers, but also plays a vital role in environmental conservation. Embracing such practices not only contributes to the well-being of our community, but also showcases our commitment to responsible and culturally rich fashion choices on an international scale. Kaya po ako'y galak na galak sa ginagawa ng DOST PTRI na meron ding exhibit dito sa ating hall today. Tuwan-tuwa po ako sa mga ahensya ng gobyerno nandito, namely DOST PTRI, NCCA, kasama na rin ang National Museum. Sila po ang mga masisipag, magagaling at mga dedicated na mga ahensya ng gobyerno nagpapatibay sa ating kultura. Nais ko ding gamitin ang pagkakataong ito para kumalap ng suporta at tulong para sa ating mga lokal na magsasaka at nangangalaga ng kultura ng pamagduman. Ang pamagduman ay paraan ng pagtatanim ng malagkit na bigas na sinasagawa ng munting komunidad sa Santa Monica, Pampanga. For centuries, the magduduman have been tirelessly working to protect and sustain the community's intangible cultural heritage. The heartfelt efforts of Pampanga's local government, the Department of Tourism for Central Luzon, the passionate local researchers converge to defend the time-honored tradition of pamagduman. Together, they are fervently working towards its nomination as a UNESCO-inscribed intangible cultural heritage, recognizing its profound significance. At kailangan nila ng ating suporta at tulong. Batay sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority noong Marso nakaraang taon, na itala na nanatiling isa sa mga pinakamahirap na sektor noong 2021 ang pagsasaka na pumapangalawa sa pangingisda. Hindi maikakailang tinataguyod ng sektor ng agrikultura ang pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang kanilang mga bisig ay pinatatag at hinahapo ng pagbubungkal ng lupa. Bagaman ipinasa 5 taon na ang nakaraan, ang Republic Act 11203, yung Rice Liberalization Law na nagalayong paunlarin ang pag-asaka, magkaroon ng seguridad sa pagkain, ano nga ba ang ating narating sa layuning paunlarin pa ang agrikultura sa ating bansa?
Kung inyo pong matatandaan, inihain ko po sa Senado noong ika-apat ng Mayo 2023 ang Senate Bill 2136 na nag-aatas na ideklara ang ika-22 ng Enero bilang National Farmers Day upang kilalanin ang malaking kontribusyon, sipag, tiyaga na pinapamalas ng ating mga lokal na magsasaka. Bagaman ang pagsasaka ay kabahagi ng agham, hindi maikakaila na ang katutubong pagsasaka natin ay napayabong ng mga katutubo dala ng kanilang pagiging malikhain at pagkamalikas, makakalikasan. Hindi natin maihihiwalay ang sining at kulturang Pilipino sa kalikasan sapagkat karamihan ng ating mga pinangangalagaan at tinatanghal na mga buhay na dunong at pamanang kultura ay gumagamit ng ating mga likas na yaman. Ang bulak na ginagamit sa paghabi ng ifugaw ikat. Ang pinya na suot ko na ginagamit din ng mga Akyanon, ng mga Antikenyo at ng lahat ng Pilipino. Ang abaka ng mga balaan at tiboli at marami pang iba. Ano ang ating aanihin kung wala nang magtatanim? Kaya naman, ngayong pambansang buwan ng mga sining, sama-sama nating kilalanin ang mga buhay na dunong at sining. Bumisita tayo sa mga komunidad. Suportahan natin ang mga manlilikha at artista ng bayan. Tulungan natin ang mga magduduman. Sapagkat kung tunay nating tinataguyod ang bayang malikhain, makakaani tayo ng sining kung sasamahan natin ang taong bayan na siyang nangangalaga, bumubuhay, nagpapadaloy ng ating sining at kultura. Bilang inyong chairperson ng Senate Committee on Culture and the Arts, sinusulong ko ang pagtataguyod ng mga batas at polisiya na nangangalaga ng ating sining at kultura. Tinaguyod po natin yung Heritage Act, Republic Act 10066 bilang author at co-sponsor at sinulong ang pagsasabatas recently ng Culture Mapping Law bilang principal author at sponsor. Katuwang po natin ang NCCA at Department of Foreign Affairs ay muling nakakalahok ang ating bansa sa maraming mga trade fairs at mga exhibit at nandiyan sa litrato yung sa Venice Biennale matapos na ang limang dekada na tinatawag na hiatus, hindi tayo nakapagsumali hanggang 2015. Atin ding sinulong ang Senate Bill 624 na galayong bumuo ng mga Institute of Living Traditions. Maghihiring na po ako dito, sana po isuportahan nyo para po masiguro ang pagiging buhay na buhay at masigla ng ating mga tradisyon, sining, buhay na dunong sa iba't ibang lokal na komunidad. Naging katuwang din po tayo sa pagsulong ng PICAN, Philippine Contemporary Art Network, nilunsad noong Enero 2018 sa Universidad ng Pilipinas, Vargas Museum. Sinuportahan natin yung curatorial intensive ng Independent Curators International, katuwang ang NCCA at ang Metropolitan Museum of Manila. Noong 2017, tayo po'y tumulong sa pagpasinaya at pagbigay ng suporta sa Philippine Studies, sa School of Oriental and African Studies sa London, at pati na rin yung Philippine Studies sa Berlin, Germany. Ilan po yan sa ating mga pagsusumikap na linangin ang larang ng sining at kultura. Bilang tayo ang may kapangyarihan na gumawa ng mga batas at polisiya na mangangalaga sa ating yamang Pilipino, gampanan sana nating patuloy ito, panindigan natin ito, halina't makisining bayang malikhain. Maraming salamat po sa inyong pagtiyaga, sa aking pagbibigay ng aking mga kaisipan at advokasya para po sa ating hindi lang likas na yaman, kundi sa ating arts and culture. Maraming salamat po. Happy National Arts and Culture Month at sana bawat araw sa ating taon ay magiging
maging makabuluhan ayon na rin sa ating kultura. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Madam Senate President Pro Tempore. You are really a champion of culture and arts in this institution. And just for just a fun fact, actually, nandyan po si Jeremy Barnes of the National Museum. In the next 2 months, we're supposed to be inaugurating our Bukidnon Museum for Culture and Arts, which we financed during your term as chairman of the Committee on Finance and was succeedingly financed after that when Sunny took over. But I'm actually looking at the book that I published about Bukidnon. We published this book about a few years back. And naghahanap po ako ng mga litrato para ma-highlight po natin yung mga gandang. It was taken by Nilo Shima, the photographer. We're going to highlight some of the areas of Bukidnon together with indigenous peoples. Because the museum will be concentrating on the 7 indigenous tribes of Bukidnon. The Talandigs, the Matigsalogs, the Umayamons, the Manobos, and many of the 7 tribes. So I believe we also put funds in the National Museum to help us curate the exhibits that will be there. So I'm glad that Jeremy's here. If my chief of staff can see you later, Jeremy, I think they're going to go to a trip there to help set up the museum. So yes, we are very, very supportive of the culture and arts. So with that, Madam Senate President Pro Tempore, thank you once again for always igniting us, educating us, inspiring us with the love of culture and arts, because that is the soul of any nation. In the absence of that, the nation is nothing but a mere vessel. The soul is our arts and culture. So, Majority Leader.